Please go ahead and testify. Mr. Chairman, so I'm sharing now the slide. So base po sa mga dokumento na forward ng ating Senate Blue Ribbon Committee at sa mga dokumento na hindi na bigay ng Pharmally at ng kanilang mga officers, ito po ang ating lumalabas na estimated total deficiency na maaari naman pong pagtibayin ng ongoing na BIR audit, Mr. Chairman. So umabot na po sa 6.3 billion ang estimated total deficiency, kasama na po ang penalties, ang surcharge at interest. Ang major assessment po o items po nakasali dito, yung 7.3 billion unsupported purchases, kasama na rin po dyan yung ibang expenses at donation na hindi pa rin po na suportahan o nagkaroon ng mga dokumento para pagtibayin kung ito ay valid or allowable ng ating tax code. Mamaya po ipapakita din natin ang base po. Dali po lamang. Pag sinabi niya total tax deficiency, yan ang kakulangan nilang dapat bayaran sa BIR. Tama po ba yan? Yes, Mr. Chairman. At pag sinabi niya 7.3 billion unsupported purchases, yan ang hindi nila mapakita yung dokumento kung saan galing nila binili yung pera, saan galing yung perang pinambili. Tama po ba yan? Yes, Mr. Chairman. Salamat po. So, base po sa ating mga previous hearings, binigyan po natin sila ng pagkakataon na isumite yung mga dokumento. Pero ang naging basihan po ng mga assessments na ito, yung mga information din na nanggaling sa BIR, sa mga sinumite ng Bureau of Internal Revenue. At mapapansin din po natin, meron din pong karagdagang 1.3 billion na undeclared sales o hindi na deklarang sales sa PSDBM. Ito po ay base dun sa kanilang delivery receipt na sinumite naman ng PSDBM at kinumpara sa nasa audited financial statements. At dahil dun sa 1.3 billion na hindi na deklarang sales, lumalabas meron din hindi na deklara o kulang yung inventaryo na supposedly ay ibinenta sa PSDBM. At kasama din po dyan ang 3.9 billion na kinlaim na vatable purchases pero wala din po mga supporting documents, kaya ito ay sinama natin sa assessment, Mr. Chairman. Ito po yung tinutukoy ko na... Go ahead po. Base po doon sa delivery receipt ng na sinabmit ng PSDBM, umabot po sa 8.8 billion ang na-deliver na goods or binenta sa PSDBM ng Pharmally, pero sa kanila pong audited financial statements, nasa 7.5 billion lamang po ang kanilang nadeklara. At ito po ay naging basihan ng ating 1.3 billion unreported sales ng 2020 at 1.3 billion unreported purchases. Kasama din po yung dineklara nilang ending inventory pero hindi naman po natin nakita sa warehouse o walang dokumento na nagpapatunay na meron pong inventaryong natira mula sa kanilang mga suppliers. Then, kung maalala nyo po sa previous hearings, pinresenta po natin yung sinasabi nating unsupported purchases kung saan nabanggit natin ang kanilang major suppliers na si Acme at si Evermore. Ito po ay base sa summary list of purchases at importation na nanggaling sa Bureau of Internal Revenue, Mr. Chairman. Pero pag-aaral ng mga dokumento na napadala sa atin, dito po lumalabas, Mr. Chairman, na yung tinutukoy na Acme at Evermore na supplier ay mga bagong kumpanya din po na narehistro lamang kasabay sa same na buwan kasabay ng Pharmally noong 2019. At
hindi rin po na, wala din po tayong dokumento nakita kung sila po ay talagang lehitimong supplier, dahil wala din po silang record na sa base po dun sa isinumite ng BIR, wala din po silang record. So meron 3 billion na purchases mula kay Evermore, at ang lumalabas na partners base sa kanilang registration noong September 17, 2019, Mr. Chairman, ay ang mga nagngangalang Teresa Naindre at Sylvia Gerangge. At sa Acme Pinakel naman po, Melanie Busime at Roxanne Serintas, na nag-supply sila ng 273 million purchases. Ulitin ko lamang, Mr. Chairman, sila po ay narehistro lang din noong September 17, 2019, dalawang linggo pagkatapos marehistro si Pharmally. At base po sa kanilang registration, nai-amend lang po na sila ay supplier ng medical supplies noong September 24, 2020 lamang din po. Ito po yung supplier na hindi binanggit ni Pharmally pero lumabas sa records ni BIR. Pag pumunta naman po tayo dun sa Tiger Phil na binanggit ni Pharmally pero lumalabas po sa records ng BIR at ng barangay, si Green Trends ay may 94 open cases, Mr. Chairman. Nung huling hearing po, na ako po ay nakaalis na nung tinanong nyo kung ano ibig sabihin ng open cases. Ang ibig sabihin po ng open cases, para sa ating mga kababayan at sa lahat ng taxpayers, alam po nila yan. Ito ay ang mga mandatory tax returns na hindi na file sa BIR. Kaya lumalabas sa system ni BIR, open cases po ang tawag doon. So si Green Trends po, mula nung narehistro siya, wala po mga tax returns na na-file, kaya umabot ng 94 open cases. Kasama na rin po ang annual income tax return na hindi na-file ni Green Trends. At sabi po ng barangay, sa kanilang barangay certification, wala din pong Green Trends doon sa registered address, Mr. Chairman. So, lumalabas po doon sa kinlaim na 9 million na binenta ni Green Trends kay Tiger Phil, at binenta naman ni Tiger Phil ng 12 million kay Pharmally, at binenta ni Pharmally kay PSDBM na 13.9 million, lumalabas po walang record yung Green Trends, Mr. Chairman. Samantalang si Tiger Phil, na kinlaim nila, hindi naman din po dineklara sa BIR si Tiger Phil as supplier, Mr. Chairman. So sa pagkakataon po na ito, hayaan niyo pong ibigay ko yung summary findings natin sa lahat ng dokumento na naisumite po sa amin ng Senate Blue Ribbon Committee. Dito po pagtitibayin natin o babanggitin natin yung mga provision ng ating tax code na maaaring na-violate or dapat bigyang pansin dahil may kaukulang penalty o sanction ang paglabag dito. Ang una po yung Section 248B ng tax code, yung pag-claim po ng mga deductions na higit sa 30% dun sa totoong or valid na mga deductions, meaning yung pagdadagdag po ng mga deductions na or purchases na hindi suportado ng dokumento ng resibo o ng mga lehitimong supplier. At yung Section 255 po, ang failure to supply correct and accurate information. Malinaw po sa ating tax code na ang mga officers or board of directors kasama ang mga employee o accountant na may pananagutan sa pagre-report nito ay liable sila. At ano yung mga findings na nakita po natin base sa audited FS at sa mga tax returns? Andito po yung unsupported expenses na lumagpas po sa 47% yung unsupported. Yung 32 million over declaration ng expenses, ibig sabihin more than 44% po ay hindi rin po suportado o ito ay lagpas sa actual na expenses na kinlaim nila. Yung 1.3 billion under declaration ng expenses, 74 million unaccounted cash, 60 million undisclosed payables, 33 million unsupported or no disclosure or wala pong certificate of donation dun sa kanilang kinlaim na donation, at ang 13.9 million na sinupply ni Tiger Phil ay hindi rin po na-deklara. So yan po yung mga sakop nitong Section 248B at Section 255 ng ating tax code. At base din po sa ating tax code, ito po ay may statutory offenses or penalties na aabot sa 10 milyon na penalty at pagkakakulong hanggang 10 taon. At ang hindi pag
at ang failure to file return or pagsusupply ng tamang information ay punishable din po hanggang 10 taon na pagkakakulong, Mr. Chairman. Pagdating naman po dun sa ibang kumpanya, Section 257 pa rin ng ating tax code, making false entries, records or reports, or using falsified or fake accountable forms. Ito po yung mga Pharmally pharmaceutical company, kasama ang kanilang board of directors, auditor, pati po yung nag-prepare ng FS. Pai Hong Realty Corporation, kasama ang kanilang auditor. Pai Li Holdings, kasama ang kanilang officers at auditors, Mr. Chairman. Yan po ay meron din parehas na statutory offenses and penalties. Idudugtong ko lamang po, dahil napag-usapan natin nung previous hearings kung ano ang pananagutan ng auditor at nung in-outsource na bookkeeper at nag-prepare ng FS. Malinaw po sa ating tax code na kung ang may pananagutan ay ang certified public accountant, pwede pong ma-revoke ang kanyang lisensya. At kung ito naman ay may mga foreigners, pwede po ma-deport immediately after serving the sentence. Ibig sabihin po, babayaran muna yung penalty, yung buwis na dapat bayaran, may penalty at kasama pa rin po dun yung pagkakakulong, then i-deport po sila immediately kung foreigners po yung involved. Para naman po dun sa nag-prepare ng FS, as FS preparer, pwede rin po makansela o masuspindi ang kanyang CPA license, Mr. Chairman. Dugtong po lamang din po yung iba pang kumpanya na may open cases. Ulitin ko po, pag sinabing open cases, hindi po sila nakapagsumite o nakapag-file ng mga tax returns sa BIA. Talaga nag-file kahit income tax return. Si DCLA Plaza, si XRL Holdings at si Yangtze Group Trade. At ito pong anim na tao na to, Mr. Chairman, si Jason Uson, Rose Nonolin, Yang Hongming, Lin Weixiong, Yusin Zeng at Gerald Cruz, sila po yung mga common directors sa iba't ibang kumpanya na may mga open cases din po, Mr. Chairman. Ano po ang ibig sabihin kung hindi nakapag-file ng return? Mr. Chairman, pag hindi po nakapag-file ng return at napatunayan na may operation o may kinita yung tao, yung kumpanya, at ito ay lumagpas sa 30% na under declaration, pasok po ito kagad, prima facie evidence ng tax evasion po yan. At malinaw po sa ating tax code, ito ay criminal violation na may multa hanggang 10 milyon, karagdagdag sa dapat na buwis na bayaran, at may penalty na 50% surcharge at 12% interest bawat taon, at may pagkakakulong ng 6 hanggang 10 taon, kasama po lahat siya dun sa tinatawag na statutory offenses and penalties. Pero sa Section 253 of the Tax Code, Mr. Chairman, meron pong dinagdag yung ating tax code. Kapag ang involved ay foreigner, may karagdagang deportation immediately. I-deport po kagad pagkatapos bayaran ang mga multa at iserve yung pagkakakulong. Kung public official naman po, whether elected or appointed, ito po ay may dismissal, shall be dismissed from public service at may perpetual disqualification from holding any public office to vote and to participate in any election. So, ibig sabihin po, kahit in-appoint lang po siya, hindi na po siya pwedeng ma-appoint kapag napatunayan na siya po ay may criminal violation ng ating tax code. At kapag CPA naman po, may revocation po ng CPA license. Idudugtong ko lamang din po, Mr. Chairman, na sa previous hearing na binigay din pong report ng BIR na invalid po o wala pong record si Ms. Crizel Mago at si Gerald Cruz. Ito din po ay punishable ng Section 255 na may kasamang pagkakakulong hanggang 10 taon, Mr. Chairman. At sa lahat po ng dokumento, wag po natin kakalimutan, Mr. Chairman, na ang mga tax return po ay pinipirmahan ng taxpayer or ng authorized representative. Ito po ay subject sa perjury. Ibig sabihin po, kapag ka po sila ay nagsinungaling o hindi tama ang mga numero o mga impormasyon na nilagay nila sa kanilang tax returns, ito po ay punishable ng Revised Penal Code. At ito po sa Republic Act 11594, ito po yung pinaka-recent na pinasa ng Kongreso at Senado, dinagdagan po yung multa. Maliban po sa 6 to 10 years na imprisonment, if the person who committed the act is a public officer or employee, he or she will also be slapped with a fine
not exceeding 1 million pesos, as well as perpetual disqualification from any appointive or elective government post. So yan po yung penalty po sa perjury or pag hindi pagdedeklara ng tamang impormasyon, whether under oath or sa kanilang tax return, Mr. Chairman. Kaya mahalaga po na base po sa mga dokumento na ating pinag-aralan at sinumite ng finorward ng Senate Blue Ribbon Committee, maunawaan po ng ating mga kababayan at ng mga miyembro ng committee kung ano po yung mga obligasyon or accountability ng mga taong involved dito sa investigation na to, Mr. Chairman. Maraming salamat po.